Magandang araw mga kabayral. Pag-uusapan natin ngayon ang Gilas Pilipinas pero hindi ito tungkol sa nangyari sa FIBA World Cup 2019. Pero bago pa tayo magpapatuloy ay huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na lang din po ang bell button para ma-notify. Ito na mga kabayral. Malapit na kasi ang 30th Southeast Asian Games. Ito ay gaganapin mismo dito sa Pilipinas. Ngayon ay gumagawa na sila ng 24-man pool kung sino-sino ang pagpipilian na makalaro sa SEA Games 2019. At sa impormasyon na ating nakuha ay kasali dito ang mga veterano sa Gilas na si Christian Stan Hardinger at Stanley Pringles. Sila daw po ang mangunguna sa Gilas Pilipinas para sa kampanya sa SEA Games. Nag-submit na po mga ka-viral na mga pangalan si Samahang Basketball ng Pilipinas President Al Panlilio sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee na FISGO. At sabi din dito ay maliban sa mga professionals ay may kasama din sa lineup ang ilang amateur players. Kahit na hindi lahat ay pinangalanan ni Panlilio, pero kasama doon dito mga ka-viral ang Ateneo Blue Eagle star na si Thirdy Ravena at Isaac Go. At dagdag naman ni Special Assistant to SBP President Ryan Gregorio ay maaari rin itong mabago. Lalo na nagbitiw na si Coach Yang Giao matapos ang kanyang kampanya sa World Cup na nagresulta sa naging kulelat ang Gilas Pilipinas. Move on na tayo niyan. Excited na rin ako mga ka-viral na malaman ang nasa 24-man pool ng Gilas Pilipinas sa SEA Games 2019. Abangan nyo yan. Nabigyan ng pag-asa na ma-plansya ng mabuti ang lineup ng Gilas Pilipinas. Na-extend kasi ng FISGO yung deadline ng submission ng lineup sa SEA Games. Hanggang September 30 ito mga ka-viral. At pangalanan na rin ang bagong coach ng Gilas Pilipinas at that time mga ka-viral. Kaya para sa inyo, sino kaya ang magiging head coach ng Gilas Pilipinas? Paki-comment na lang kung sino ang gusto nyong maging head coach. Sino kaya? Anyways, alam nyo ba mga ka-viral? Kung ma-finalize na ang lineup, ay ito na ang may professional players na mag-compete sa isang biennial meet. Ever since kasi, puro amateur players ang pinapadala ng Pilipinas para sa SEA Games. Winning 17 out of 19 editions tayo sa men's basketball. Ininsist kasi ni SBP Chairman na si Sir Manny V. Pangilinan na dapat ay mixtures ito sa PBA at ng mga college players. Parang okay na training ito ha, sa mga aspiring PBA players, lalong-lalo na sa collegiate natin. Yan po mga ka-viral. Maraming salamat sa inyong lahat. At please, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell button para updated sa susunod na mga video sa What's Viral Sports Update.